What? Espiritu? Patay? Ganito pala ang nangyayari pag namatay na tayo. Ang huling kondisyon ko, ikaw na ang bahala sa huli nating customer. Sikreto ni Mister. Hindi ako makahinga. Tulong! Tulong! Ano to? Bakit ang dilim? Bakit ang sigip? Nasa loob ba ako ng atawol? Buksan niyo to! Angelo! Angelo! Dina? Bakit ka dyan umiiyak? Buksan mo to! Buksan mo to! Ba't ako nandito? Buksan niyo to! Angelo! Bakit mo ako iniiwan ka agad? Hindi kita iniwan! Nandito lang ako! Buhay pa ako! Pasagin mo't pasalamin ng atahol! Hindi ako makalabas! Tahan na, Dina. Wala na si Angelo. Hindi na siya papalik. Hayaan na natin siya magpahinga, ha? Hindi! Nandito lang ako, Ma! Ano sinasabi niyo? Nandito lang ako! Hindi! Hindi! Hoy! Teka lang, huwag niyo isasara! Nandito ako sa loob! Palabasin niyo ako dito! Palabasin niyo ako! Dina! Buksan niyo to! Buksan niyo to! Dear Sir Wilmore, nangyari po ang aking ikikwento 24 years na ang nakararaan. Isang panaginip ang bumulabog sa akin. Nasa loob raw ako ng isang itim na kabaong at iniiyakan ni Dina hanggang sa tuluyan akong ibaon sa lupa. Akala ko, tuluyan na akong hindi magigising. Ano? Hindi ka papasok dahil sa panaginip mo? Hindi naman sa ganun. Kaso, masama talaga yung panaginip ko. Inumin mo tong kape mo bago lumamig. Sigurado ka ba sa gusto mo? Sayang naman yung gig nyo. Di ba may malaki kayong event na pinaghahandaan? Baka hanapin ka ng boss mo. Palagi ka nalang naka-sick leave. Bumili pa tayo ng bagong camera para dyan sa trabaho mo. Baka hindi mo man lang yan magamit, ah. Hindi ko naman pwedeng baliwalain yung panaginip ko na nililibing mo daw ako. Paano kung magkatotoo? Oh, bakit? Mainit ba? Pwe, hinugasan mo ba itong tasa ng maayos? Bakit lasang sebo? Yuck! Pwe! Siyempre! Lagi ako naguhugas ng maayos. Anong akala mo sa akin? Patingin nga. Shit! Baka dahil sa sabon to. Nagpalit ako ng sabon eh. Hayaan mo, bibilin ko yung pinakamahal na sabong panghugas ng plato. Nang hindi ka dyan nagyayak-yak. Baka yan pa ikamatay ko eh. Sebo? Yak! Arte mo! Okay, sige. Kung hindi ka aalis, ako na ang aalis. Maghahanap ako ng racket. Racket saan? San pa? Eddie Model? For sure, may offer sa akin kahit maliit na gigang agency. Okay na yun kesa wala. Pero ikaw, magpaalam ka na maayos sa boss mo, ah. Baka mamaya masisante ka na. Eh di sisantehin niya ako. Sinong ipapalit niya sa akin? Yung mga intern niyang bano? Huwag kang masyadong mayabang.
Prep na ako. Tatlong taon na kami noon ng asawa kong si Dina. Nagkakasundo kami madalas. Dahil pareho kaming metikuloso sa mga bagay-bagay, lalo na sa damit at kalinisan. Madalas parakit-rakit lang kami. Ako bilang isang photographer at siya naman ay bilang isang modelo. Kaya naman nahirapan kaming makapag-ipon ng pera. Palipat-lipat kami ng apartment kung saan kami mas makakamura. Kalilipat lang din namin noon sa isang apartment sa Maynila. May kalakihan pero may kalumaan kaya mas nakamura kami. Ano ba itong mga palabas na to? Puro mga cartoons. Wala man lang bang magazine shows? Mapatay na nga lang. Ay, ano kayong pwedeng lutuing tanghalian? Bakit bumukas? Sira ba ang TV na to? O ano? Ay nako, defective na ata TV na to. Ano? Pakasara ko lang ah. Anong nangyayari? Bakit basag na yung cup? Ano na bang nangyayari sa bahay na to? Lintik! Tumigil ka na! Wah! Angelo, bakit mo naman sinuntok ang TV natin? Eh, kung ano-anong kamalignuhan ang ginagawa dito sa bahay. Pati yung cup hindi mo pinalagpas. Yung sugat ng kamao mo, inalkoholan mo na ba yan at betadine? Oo na. Paano ka magtatrabaho niyan kung sugat-sugat yung kamay mo? Eh, di pa agagamitin ko. Sa kasamang palad, Sir Wilmore, nasisanti ako. Hindi na ako pinabalik pa ng boss sa event production company na dating pinagtatrabahuan ko matapos kong umabsent ang 2 araw. Kinailangan ko ulit maghanap ng trabaho at maghintay sa lumang apartment na tinirahan namin kung saan pinamumugaran pala ng mga ligaw na kaluluwa. Angelo, dito ka. Dina, nakauwi ka na ba? Akala ko may modeling gig ka today. Dina! Dina! Asan ka? Ay, buisit. Eto na naman. Hello, Dina? Asan ka? Nandito sa work, bakit? Hindi ka pa nakaka-uwi? Hindi, bakit ba? Narinig ko boses mo dito sa bahay. Sandali, makinig kang mabuti, makinig kang mabuti. Ano yun, Angelo? Narinig mo? May multo sa apartment na to, Dina. Huwag mo masyadong takuti ng sarili mo dyan. Angelo? Narinig mo din ba yun? Hindi, ano yun? Dina, parang may nakikita akong babae. Babaeng parang ikaw sa kusina. Ano? Paano magkakaroon ng babae? Dina! Dina! Bakit mo ko pinabahan? Angelo, dito ka. Sino ka?
Hindi ikaw si Dina! Anong ginagawa mo sa bahay ko? Bahay ko! Umalis na kayo! Matapos sa mga pananakot na yun sa loob ng apartment, pinagtapat sa amin ang may-ari ng bahay na napapalot ng kababalaghan ang lumang bahay. Ayon sa kanya, may dati nang tumirang mag-asawa roon at aksidenteng napatay ng mister ang kanyang misis dahil sa away sa pera. Yung babae na rin siguro na yon ang nagpapanggap na si Dina at nagbabasag ng mga gamit. Dahil dito, nagdesisyon kami ni Dina na umalis na sa apartment na yon. Pero problema namin kung saan kami lilipat. Gawa ng kulang na kami sa budget at pareho kaming walang stable na trabaho. Isang mabigat na desisyon ang aming napagsang-ayunan. Ang pumunta sa probinsya at tumira sa maliit na bahay roon na ipinamana ng yumaong mga magulang ni Dina sa kanya. Sa probinsya na tayo titira. Kinansel ko na yung future gig ko sa Manila for this. Sana naman, Angelo, wala na tayong problema doon. Mahirap magpalipat-lipat. Sigurado ka na ba? Sa probinsya talaga tayo lilipat? Pwede naman sa Manila pa rin, ha? Ano namang trabaho madadatna natin doon? Yung tita ko, real estate agent. Sabi niya nangangailangan daw siya ng bagong ititrain since dumarami ang kliyente doon. Subukan natin. Di ba commission-based yan? Kikita ba tayo dyan? Siyempre, sisipagan natin para magkaroon tayo ng kliyente. Ikaw talaga, gusto mo kasi easy-easy eh. Walang madaling trabaho ngayon, Angelo. Alcohol nga. Bakit kasi tayo ng public transpo? Mahawa pa tayo sa mga bakterya dito. Ako rin. Kaya magsipag tayo nang makabili na tayo ng kotse. Asin! Asin! Dina, ano ba to? Puro alikabok. Matutulog tayo dito. Ganito ka dumibahay mo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na walang tao rito? Kaya nga maaga tayo kasi lilinisin pa natin, di ba? Ipalinis na lang natin to. Hindi ko kayang linisan to. Ang dumi-dumi. May pera ka ba? Wala. Eh, mga kamag-anak. May mga kamag-anak ka bang pwedeng tumulong sa atin? Diyos ko naman, Angelo! Wala ka ba talagang konsiderasyon? Tutulong kang maglinis o hindi? Kasi kung ayaw mo, okay lang naman. Pero huwag kang tumira dito. Sige na, sige. Saan ba magsisimula? Daga! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Patay mo, dali! Yeah, ayoko nga! Bakit mo papatayin? Di ba malas yan? Peste yan! Patayin mo na! Mabuburaot yan dito sa bahay! Patayin mo na, dali! Walis! Iabot mo sa akin yung walis! Oh, ito! Patay kang daga ka! Nilinisan namin ang mabuti ang bahay, Sir Wilmore. Pero hindi pa rin ako komportableng tumira roon. Bukod sa luma, masyado pang madilim at liblib ang bahay. Wala naman akong multong nararamdaman pero mas nakakatakot ang itsura nito kaysa sa lumang apartment na dati naming tinirhan. Para hindi ko naisipin ang pagtira sa bahay na yon, agad akong naghanap ng bagong trabaho sa lugar. Hanggang sa makakita ako sa hindi kalayuan sa bahay ang isang funeral parlor na naghahanap ng assistant. Pumasok ako dahil
Akala ko assistant lang sa paggawa ng dokumento ang trabaho. Pero overall assistant pala ng punerarya. Ano ho? Imbalsamador din ho magiging trabaho ko? Magiging trabaho mo? Eh tinanggap na ba kita? Pero oo, imbalsamador rin. Assistant imbalsamador ko. Eh, pasensya na ho. Akala ko po kasi office work to. Wala naman ho akong kaalam-alam sa pag-iimbalsa mo. Niwala akong training dyan. Assistant ko lang naman at ako mismo magtitrain sa magiging assistant ko. Kung sa tingin mo, hindi ito ang trabaho para sa'yo, nakikita mo na ba yung pintuan sa bandaron iyo? Opo, bakit po? Makakalabas ka na. Yuck! Uy! Imbalsamador? Bakit ako magiging imbalsamador nang wala sa oras? Ew! Ang mga nasa isip ko ng mga panahon na yon, Sir Wilmore, ano nga ba ang trabahong mahanap ko sa probinsya? Ang talento ko ay photography at videography. Ilan lang ang taong afford yon sa probinsya at wala namang mga establishment roon na pwedeng pagtrabahuhan noong mga panahon na yon. Sa madaling salita, wala akong options. Desperado na ako pero ginamit ko na lang ang natitira kong barya na dala ko sa pag-inom ng alak sa isang bar. Uminom ka? Hindi ka nagpaalam sa akin ah. Iinom na lang ako, ipagpapaalam ko pa sa'yo. Bakit? Nanay ba kita? At lasing ka ba? O ganang masyadong maraming tanong. Marami akong iniisip. Ay nako Angelo, pag-aalis pa ako ng bahay, lagi kitang madadat ng lasing? Tanggap na ako as real estate agent at sisipagan kong makahanap ng kliyente araw-araw. Ikaw, anong plano mo? May nahanap ka bang work ngayon? Abay, syempre meron. Akala mo sa akin, madali lang ako makakahanap ng trabaho. Magaling ako eh. Anong trabaho? Assistant. Assistant saan? Sa punerarya. Punerarya? Sir Wilmore, naging desperado ako. Ayokong magmukhang batugan sa bahay kaya bumalik ako sa punerarya para mag-apply sa trabaho na alok ni Tatang Noel. Tinanggap niya naman ako at agad na naming inumpisahan ang training. Nang ilabot ako sa unang pagkakataong makakita ng aktwal na bangkay na iimbalsamuhin, wala na akong choice. Kailangan ko nang tatagan ang sikmura ko para magkaroon ng trabaho. Kung sigurado ka na sa trabaho ang pinasok mo, iwasan mong maduwal. Sorry. Kaya ko. Ang lalaking to namatay sa bangungot, kaya tignan mo siya. Parang natutulog lang. Pero ngayon ipapakita ko sa iyo ang bawat hakbang sa tamang pag-imbalsa mo. Mahalaga ang bawat detalye sa proseso na to. Kaya dapat wala kang makalimutan kung ayaw mong mangamoy ang patay. Ngayon pa lang, naaamoy ko na. Kumuha ka ng notebook. Isulat mo lahat ng sasabihin ko nang di mo makalimutan. Una, kailangan nating linisin ang katawan at itong sabon na to o ang mild soap ang gagamitin natin at itong maligamgam na tubig upang alisin ang dumi at mga bakterya ng bangkay.
magsuot ka rin ng gloves. Dahil pagkatapos ng paglilinis, kailangan nating magtimpla ng embalming fluid. Dapat ito may tamang halong formaldehyde, methanol, at iba pang kemikal para maipreserve ng maayos ang katawan. Teka, naiintindihan mo ba? Parang maihimatay ka na yata. Kaya ko pa po, Tatang Noel. Pero meron po ba kayong Vicks dyan? Ay, nako. Pagkatapos ng paghahanda ng kemikal, ipapasok natin to sa katawan gamit ang embalming pump. Puunahin natin ang mga pangunahing ugat tulad ng jugular vein at femoral artery para mapanatili ang sirkulasyon ng fluid. Oh, halika rito. Subukan mo to. Ngayon na po ba? Kung gusto mo, sa susunod na taon na lang. Pero bungo na itong bangay na to. Gusto mo yan? Hoy, Angelo, kalmahan mo yan. Paano natin ititigil to, Tatang? Yung switch, turn off mo. Dapat alerto ka. Dapat huwag kang magpapadala sa kaba. Dapat masiguro natin na maayos ang flow ng fluid sa buong katawan para maging epektibo ang proseso. Kailangan nating maging maingat at alerto sa lahat ng oras. Dahil kung hindi, magmumulto yan. Pasensya na po. Matapos ang embalsamasyon, ayusin na natin ang katawan at ilalagay natin ito sa kabaong. Oh, ba't ka umiiyak? Wala po, Tatang. Ganito pa lang nangyayari pag namatay na tayo. Maswerte nang mamatay ng ganito na may mag-aalaga sa bangkay mo. Isipin mo kung mamamatay ka mag-isa, tapos matatagpuan ka na lang na naaagnas na. Dahil sa sinabi ni Tatang Noel at mga nadiskubre ko sa pag-iimbalsa mo ng mga araw na yon, marami akong napagtanto sa buhay. Maswerte pa pala ako. Produkto ako ng broken family. May ibang pamilya na ang nanay at tatay ko at pareho silang nasa ibang bansa. Nakakausap ko pa rin ang mama pero minsan na lang. Pag magpapadala ito ng konting pera sa akin, pero madalas wala. Kung hindi pa dumating sa buhay ko si Dina, siguro mag-isa pa rin ako. Kaya nang makauwi ako ng bahay, niyakap ko siya ng mahigpit at nagpasalamat ako sa kanya. Mahal na mahal kita, Dina. Salamat at laging nandyan ka. Sandali. Anong nangyayari sa'yo? Ba't bigla ka nagiging sweet? Eto naman. Naglalambing lang eh. Mahal din kita. Pero ang weird mo naman. At sandali. Bakit? Amoy kemikal ka. Sorry. Nag-imbalsa mo kami ng patay eh. Imbalsa mo? Yuck! Ew! Bakit di mo sinabi? Talagang niyakap mo pa ako, ah? Ah! Oh my gosh! My goodness! Gracious Lord! Pakaarte! Dina! Dina! Ano? Natutulog ang tao eh. Di ako makatulog. Naalala ko yung bangkay na inimbalsa mo namin kanina. Ako, kung ganito tayo gabi-gabi, mag-resign ka na dyan. Samahan mo na lang akong mag-real estate agent. Di naman ako mahilig magbenta ng kung ano-ano. Pahangin na nga lang muna ako. Walang TV, walang radyo. Napaka-boring sa bahay na to. Ano yun? Tao po. Tao po? Eh, dis oras ng gabi?
Salamat, kuya. Uy! Siya yun ah. Yung lalaki kanina. Nakita ko, Tatang Noel, yung lalaking inimbalsa mo kahapon. Kitang-kita ko siya sa pinto ng bahay. Nagpasalamat siya sa akin. Oh, nagpasalamat lang naman pala eh. Ano ba kinakatakot mo? Eh, nakakatakot eh. Lahat ba ng patay na aayusan natin dito magmumulto? Hindi yan. Hindi naman lahat ng patay nagiging multo. Ang iba diretso na sa langit o impyerno. Saka magpasalamat ka na lang na hindi galit sa'yo yung patay. Ibig sabihin, maayos yung trabaho mo. O, di may feedback ka na sa bangkay na trinabaho mo. Kaya dapat matuwa ka, okay? Nakakakita rin po ba kayo ng multo, Tang? Oo, lalo na nung kabataan ko, mas madalas. Pero ngayon, hindi ko na iniintindi. Patay na sila, ano pa bang magagawa nila? O siya, magtrabaho na nga tayo at marami tayong lilinisin. O ito, huwag ka mabibigla ha. Yung lilinisin natin na aksidente sa sasakyan. Basag yung ulo. Tatagan mo yung sikmura mo dahil maraming ganyan. Hoy, tama na yan. Huwag ka manakot sa lugar ko. Huwag ka manakot dito. Ayusin mo pag-uugali mo, ha? Nakita niya rin po yun? Tapos nasasaway niyo ng ganun-ganun lang? Siyempre, kaya nga sinasabi ko sa'yo, lakasan mo lang ang loob mo. Nakita ko ang mismong bangkay ng multo, kahit patay na ito. Halata sa sugat ang mukha nito ang lungkot ng kanyang naging maagang kamatayan. Pero habang ina-assist ko si Tatang Noel sa pag-iimbalsa mo, nakita ko pa rin ang kaluluwa ng bangkay. Umiiyak habang pinanunood ang kanyang sarili. Hindi ko kinaya ang nakita ko kaya nagpunta ako ulit sa bar para uminom paglabas ko ng 6:00 ng hapon. Ano ba itong pinasok ko? Photographer ako. Photographer ako. Hindi ako imbalsamador. Angelo! Angelo! Uy, Gaston! Kamusta? Ay sus, ikaw nga. Kanina ko pa tinitignan kung ikaw nga. Sabi ko si Angelo ba to? Yung asawa ni Dina? Ikaw nga! Masa na kayo? Umuwi pala kayo dito? Oo eh. Nakatira na kami dyan sa bahay niya. Yung iniwan ng parents niya. Oh, I remember that. Yung bahay nila tita. Bisita kami sa inyo next time, ha? Sige, sige. Pero medyo busy kasi sa work. Alam mo naman ang asawa ko, workaholic. Si Dina, nagmo-model pa rin siya? Oo. Model siya pero ngayon, nag-aahente na rin siya ng bahay dito. Busy nga, ang daming kliyente. ikaw, musta? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Ano ako? Successful ka naman ng photographer? Tamang-tama lang, nakainag ka tuloy ng first love ko eh. Oh, walang mali siya, past is past. Siyempre naman, wala na yun bro. Well kasi gusto ko sanang kunin ka sa business ko. Meron akong research at hotel na ipapatayo soon sa town center. Kukunin sana kitang photographer ko pag start na yung project. Kasi ako din yung architect na mga ipapatayo kong business kaya excited ako. Uy, congratulations! Oo, sana magawa ko yan. Kasi medyo busy din kasi sa business ko na madami din akong big time clients as photographer. Kaya just let me know kung kailan para maisingit ko sa schedule ko. Busy na busy. Sige, actually pauwi na nga rin ako kaya invite ko na lang kayo ni Dina for dinner kasama si Nisis. Maybe sa weekend kung okay sa inyo. By the way, here's my calling card. Nandyan yung address ko. Nakatira kami sa May Town Center malapit sa market. Sige bro, see you. Sige.
dinner with Gaston? Seryoso ka ba? Ba't mo naman tinanggap ka agad nang hindi ako tinatanong, Angelo? Eh, trabaho yun eh. Malay mo, mabigyan din ako ng stable na project. Sige na, pumayag ka na. Hindi naman ako magsiselos kahit magkita pa kayo. Tsaka may asawa na yun eh. Wow, kapal! Hindi naman yun ang concern ko. Successful si Gaston. Anong sasotin natin? Maganda bahay nun. Siyempre ayoko naman makita niya na parang naghihirap na tayo. Ah, ganun. So ang gusto mo talaga ang magpa-impress kay Gaston. So, ikaw ang nagsiselos ngayon. Siyempre hindi. Ano ka ba? Ang akin lang. Sige, ko ba? Gusto mo ba na isipin ni Gaston na mas sensado pa siya sa lalaking pinili ko noon? Sa aming pag-uusap ni Dina Sir Wilmore, napagdesisyon na namin na dumalo sa imbitasyon ni Gaston. Tinawagan ko siya gamit ang calling card na binigay niya sa akin. At... Bale, kapapasok mo palang, bali ka agad. May emergency lang, Tatang. Pero promise, gagalingan ko pa dito. Hindi ako magiging sakit sa ulo mo, Tatang. Aayusin ko talaga ang trabaho ko. Hindi ako magre-resign. Eh paano kung sisantihin kita? E di lugi ako. Tatang naman, wala ba talaga kayong bilib sa akin? Di ba mabilis naman akong matuto? O sige, papayag ako sa bali mo. Pero tatlong kondisyon. Kailangan talaga may kondisyon? Eh kikitain ko rin naman yan. Saka tatlo talaga? Sobra naman yun, Tatang. Mayo mo, gusto mo. Siyempre gusto ho. Una, no overtime pay. Pangalawa, bawal kang mali. Pag na-late ka, magkakautang ka sa akin. At pangatlo, iisipin ko pa kung ano. Ito naman si Tatang, napaka-complicated naman nun. Ayaw mo o gusto mo? Eh gusto ko, eto na nga magtatrabaho na ako. Mamaya magka-overtime pa ako. Ayun na yata yung bigating customer natin. Sir Rolando, kanina ko pa ho kayo inihintay. Kamusta? Mabuti naman. Ito, malaki ang tiyan. Huwag na ho kayo mag-alala. It's atay tayo dyan. yun nga. Tinawagan kita kaninang madaling araw. Sa kasamaang palad yung matali kong kaibigan na si Fidel, yumao na. Kaya ako na yung sasagot sa pagpapalibing niya nang matulungan ko din naman yung pamilya niya. Sinungaling, hindi kami matalik na kaibigan. Ikaw yung bangkay. Inatake ako sa puso. Kabit si Rolando ng asawa ko. Kinago ako ng hayop na yan. Hayop siya! Sandali. Ito nga pala si Angelo, bagong assistant ko. Tutulungan niya ako sa pag-ayos ng mga kaibigan mo. Kamusta, iho? Nice to meet you. Nice to meet you rin, ho. Kayo nang bahala sa best friend ko. Huwag kayong matakot sa mukha niya. Pangit lang siyang tingnan pero mabait yan. At nagawa pa akong insultuhin ng demonyo. Sige, kami na hong bahala, sir. Bakit ba kasi napunta ako sa ganitong klaseng trabaho? At merong third eye at the same time. Hindi lang tuloy bangkay ng patay ang aking kailangang makita. Pati na rin ang kanilang mga kaluluwa. Habang inaayos namin ang bangkay ni Fidel, nasa tabi ko ang kaluluwa niya at hindi mapakali. Galit na galit sa dating kaibigan na si Rolando. Hayop siya! Hayop siya! Magkikita kami sa impyerno.
Bata, tulungan mo akong mahanap ang ustisya. Ipaghiganti mo ko. Ipaghiganti mo ko. Psst! Angelo, alam ko may gumagang bala sa'yo. Tuloy lang. Trabaho lang. Yumao na sila. Wala nang dahilan para magpa-apekto ka sa kanila. Kaya tandaan mo to. Huwag na huwag kang mangingialam sa problema ng mga kliyente mo. Naiintindihan mo ba? Opo. Hayaan mo na lang sila. Maglalaho din yung mga yan na parang bula. Ay, ang bula! Ang sarap labhan! Nilalabhan mo agad yung mga yan? Siyempre, ready na para sa Sunday. Angelo, thank you ah. Nabili natin ang damit na to para sa Sunday. Magmumukha tayong asensado nito. Ang gaganda at ang susosyal. Siyempre, kesa ismulin tayo ni Gaston. Sorry ah. Kinailangan mo pang bumali sa trabahong hindi mo gusto para lang sa mga damit na to. Hayaan mo na. Pag nakakuha naman ako ng racket kay Gaston, magre-resign agad ako. Kahit bayaran ko na lang kay Tatang Noel yung nabali ko. Tsaka, magkakakomisyon ka naman, di ba? Siyempre, yung kikitain ko, panggastos natin yun dito sa bahay. At saka, bibili ako ng mga bagong make-up. Para mas presentable naman akong tingnan pag nagbebenta. Hoy, real estate agent ka, hindi pokpok. Bibig mo, bumubula. Bula pala. Eto, bula. Ay, bakit mo ko tinapunan ng bula? Lintik lang ang walang ganti. Uy, si Raulo. Bebe, bebe, bebe. Sundali, Dina. May ibibigay pala ako sa'yo. Eto. Quintas? Oo, mamahalin yan. Eto. Isusuot ko sa'yo. Teka, saan naman to galing? Saan ka kumuha ng panggastos mo dito? Saan galing? Ano, syempre sa bulsa ko. To naman, malaki na balik ko kay Tatang Noel kaya may budget. O diba ang ganda? Bagay na bagay sa'yo. Para naman masabi ng ibang tao na ini-spoil ka pa rin ng asawa mo. Aww, thank you Angelo. I love you. I love you more, so much. Sige lang, pasok na dito sa loob yung bata. Ilang taon na ba to? 14 pa lang, sir. Hindi ko matanggap, napakabata pa niya. Kung hindi mo mamasamain, ano bang kinamatay ng bata? Nagpakamatay ang anak kong si Clara. Matagal na siyang pinagtatawanan sa klase dahil sa malaking itim na balat niya sa mukha. Sinasabihan siyang unggoy, mangkukulam at kung ano-ano pa. Sinabi ko naman sa kanya eh. Lagi kong pinapaalala sa kanya na maganda siyang bata. Pero isang beses, nagkagusto siya sa isang lalaki. Pero hindi siya kayang mahalin ito pabalik at pinagtawanan siya. Hindi niya kinaya yung sakit kaya nagawa niyang bagay na to. Hindi na matutupad ang pangarap niyang prom. Promise ko pa naman sa kanya. Sa ang pinakamaganda ron pag nangyari yun. Nakakaawa naman pala. Dala talaga mag-isip ang mga kabataan ngayon. Napakasahol. Huwag ka mag-alala, Lourdes. Paalagaan namin si Clara. Tutulungan ako nitong assistant kong si... Nasa na ba yun? Teka sandali eh. Angelo! Angelo,
Anong ginagawa mo riyan? Naiyak lang ho ako, Tatang Noel, sa kwento ni Clara. Naalala ko nung bata pa ako. Madalas din ako mabuli dahil payatot ako nung bata. At wala akong karamay. Wala akong mga magulang na gumagabay sa akin dahil hiwalay na sila at may kanya-kanyang buhay. Buti nakayanan ko. Pero naawa ako kay Clara. Napakabata pa niya para sumuko agad. Tsaka maganda naman siya. Bakit naman nila pinagdiskita ng balat niya sa mukha? Ako nga rin eh. Naiyak sa nangyari pero Angelo, ito ang lagi mong tatandaan. Hindi natin kontrolado ang buhay. May mga kwentong magsasara at hindi natin ito mapipigilan. Pero syempre, hindi natin kukonsintihin ang pangit na ugali na dahilan ng pangyayaring to. Magsilbi sana itong paalaala na palaging masama ang resulta ng mga masasamang gawain. Sa ngayon, ika nga, life must go on. Kaya sige na, magpakilala ka doon kay Mrs. Lourdes. Clara anak, bakit mo iniwan si nanay? Marami pa tayong mga pangarap, hindi ba? Gusto mo pang maging artista katulad ni Claudine Barreto? Bakit naman napakaaga anak? Nay Lourdes, ako po si Angelo. Assistant po ako ni Tatang Noel. Lubos po akong nakikiramay. Salamat. Salamat. Huwag na po kayong mag-alala. Minsan ako po ang nagme-makeup sa model kong asawa. Kaya kaya ko pong makeupan si Clara na parang artista. Tsak, mas maganda pa po siya kay Claudine. At para lang po siyang a-attend ang prom. Salamat, iho, ha? Sigurado ako magugustuhan niya ng anak ko. Lourdes, tapos na. Gusto mo bang makita si Clara bago natin siya ilagay sa kabaong? Sige po, Tatang. Clara, anak. Ang ganda-ganda mo. Mukha kang artista. Sayang, anak. Sumuko ka kaagad. Naniniwala ako marami pa sanang magagandang oportunidad para sa iyo eh. Pero kakayanin namin 'to ng tatay at mga kapatid mo, ha? Hindi ka namin makakalimutan, anak. Ikaw pa rin ang pinakamagandang anak ko. Clara. I love you, Mama. Thank you. Parang naramdaman ko siya, ang anak ko. Naramdaman niyo rin ba yun? Clara, nandiyan ka pa ba, anak? Lourdes, marahil yun ang paraan ni Clara para pasalamatan ka at sabihin na sa mabuti na ang kanyang kalagayan. Opo, Tang, tama ka. Paalam, anak. Paalam. Ang aga mo naman mag-prepare. Alas 3 pa lang oh. Alas 7 yung dinner. Siyempre, dapat mas maaga para mas mapaghandaan natin. Ang ganda talaga ng bestida na binili natin. Pati yung Amerikana mo. Na-plancha ko na rin yun kagabi. Saka yung napakakintab mong bagong biling sapatos. Na-prepare ko na lahat.
Kaya sige na, maligo ka na rin. Sige na, ano ba't hindi ka pa rin kumikilos? Parang ayoko nang pumunta. Bakit naman? Parang gusto ko nang ipagpatuloy yung pag-iimbalsa mo. Gusto ko nang mag-focus dun para mas matulungan ko si Tatang at mas marami akong matulungang mga tao na maging maayos at presentable kahit sa huling pagkakataon. Seryoso ka? Gets ko kung napapamahal ka na sa trabaho mo. Pero tingin mo ba gusto kong embalsamador yung asawa ko? Uuwi ka dito na humawak-hawak ka sa patay. Mamaya pati kaluluwa madala mo pa dito sa bahay eh. Ikaw ang nagdala sa akin sa probinsya at hindi ko kasalanan na walang ibang trabaho na available dito. Well, okay lang naman sa akin kung magtrabaho ko dyan for months, but forever? Diba sabi mo maghahanap ka pa rin ng ibang work? Si Gaston may job offer sa'yo. Isa nga din yun sa problema ko, yung gasto na yun. Nakikita mo ba yung sarili mo? Excited na excited ka. Siguro mahal mo pa rin yung ex mo, no? Di ba napag-usapan na natin to? Alam mo na ginagawa natin to para magmukha tayong disente sa harap ng someone who is way more successful than we are. So be professional. A-attend tayo ng dinner. At pag may offer sa'yo na trabaho, tanggapin mo! Maaga kaming dumating sa bahay ni Gaston. Nakasuot kami ng mga mamahalin at formal na damit habang nadat na namin silang mga nakapambahay lang. Welcome, pare. Dina, nice to meet you again after so many years. Nice to see you too. Thanks for the invite, pare. Grabe, nag-outfit talaga kayo, ha? Ah, hindi. You know, me and Angelo are both real estate agents. Kagagaling lang namin from a client meeting. Hi, how are you? Meet my wife, Diane. Nice to meet you. Hi. Dina, I love your necklace. Thanks. Bigay sa akin ni Angelo. I love it. Gusto mong ganyan? Di ka naman mahilig sa alas eh. Yes, pagkain na lang. Sige, pasok na kayo sa house. You can wear your shoes inside. Ay, hindi. Tatanggalin na lang namin. Mukhang ang linis ng sahig nyo. Of course. Hindi naman namin yan haayaang makalat for you guys. Mahal na sapatos at bagong sandals ang binili namin ni Dina Sir Wilmore. Pero pinili naming naiwan na lamang ito sa labas ng bahay. Dahil lahat ng tao sa loob ay nakapa. Nagsimula na kaming mag-dinner at magkwentuhan. Hinainang kami ng masarap na pagkain tulad ng mechado, igado, fried chicken, lechon at marami pang iba. So, both of you are real estate agents? But Angelo, I thought full-time photographer ka. Well, since hawak naman namin ang oras namin, he does both. Wow, pareho tayong swerte sa asawa, parehong masipag. At syempre, maswerte din kami ni Angelo sa mga asawa namin. My wife is a successful housewife, and Dina, you're a successful businesswoman. Di ba, bro? Syempre. Siyempre. Gaston, may pa-dinner ka pala. Yes pa. Do you remember Dina? Diyos ko. Ah, yung ex-girlfriend mong maputi at artistahin. Hindi ko siya makakalimutan. Hi, sir. Nice to see you again po. Iha. Wala kang kupas. And her husband, Angelo.
Angelo. Ah! Yung embalsamador? Embalsamador? No, Dad. Actually, he's a photographer slash real estate agent. Hindi. Nakita ko siya nung isang araw. Tumutulong siya kay Noel sa punirarya niya. Nung dinala ko sa kanila ang bangkay ng best friend ko si Fidel. Hindi ba ikaw yun, iho? Sorry. Pero kailangan na pala naming umalis ni Dina. Sandali naman, nag-uusap pa tayo eh. Iha, kaya ka ba nakipaghiwalay dati sa anak ko para ipagpalit mo lang sa isang embalsamador? Dad! We should go. Totoo naman eh. Mawalang galang na ho, Sir Ronaldo. Pero wag niyo naman ho pagtawanan yung trabaho ko. Bro, oo, embalsamador ako. Yun yung nakuha kong trabaho nung lumipat kami dito sa probinsya. At si Dina lang ang totoong real estate agent. Oo, ako rin. Nandiri rin ako sa trabaho ko dati. Pero masaya din pala magbigay ng serbisyo sa patay. Sa kahuli-huling sandali na nandito ang katawan nila sa mundo. Kaya, Sir Ronaldo, may pinapasabi ho pala sa inyo si Fidel. Sabi niya, layuan niyo ang asawa niya. Angelo! Tara na. Ano yung ginawa mo doon? Nakakahiya! Ano yung nakakahiya? Yung trabaho ko, ha? Yung inasal mo! Pero diba hiyang-hiya ka naman sa trabaho ko, diba? Oo, pero hindi na ngayon. Mas naiintindihan ko na. Pareho naman tayo nagsisimula ulit. Kaya, sorry. Mali ako. Maling-mali ako. Kasalanan ko rin. Ako din nagsimula. Sorry ah, kung di ako naging mabuting asawa. Sorry kung naging pabaya ako. Kaya wala tayo sa mundong deserve mo ngayon. May oras pa naman, di ba? Mababago pa naman natin ang buhay natin. Gagawin ko ang lahat. Pangako ko sa'yo yan. I love you, Angelo. Mahal na mahal din kita, Dina. Ikaw ang buhay ko. Uuwi na ba tayo? Magsasorry ka sa daddy ni Gaston. Hayaan mo na yun. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Naku, pag tayo na libel. Totoo nga. Sige, may sasabihin ako sa'yo. Pero tanggap mo naman trabaho ko, di ba? May secret ako na sa tingin ko kailangan mong malaman. Ano yun? Kinakabahan ako ah. Yang kwintas mo. Oh my God, Angelo. Don't tell me. Di ba alam mo namang kaya kong kumausap ng mga multo? Ang may-ari niyan si Fidel. Ibibigay niya sana yan sa asawa niya kaso hindi natuloy. Inatake siya sa puso nang malaman niyang karelasyon ng misis niya ang best friend niya si Ronaldo. Kaya sinabi mismo ng espiritu ni Fidel na sa akin na lang yung kwintas. What? Espiritu? Patay? Patay ang may-ari ng kwintas? Hindi naman niya nagamit eh. Nasa bulsa niya lang yan. Kahit na! OMG! Ibalik mo to! Sorry. I love you. So much. Napagkasunduan namin ni Dina. Naitago na lang ang kwintas. At kung nagkaroon kami ng pagkakataong ibigay ito sa pamilya ni Fidel, ibibigay namin. Pagbalik namin sa bahay, panay hugas at alkohol ni Dina sa liig niya, agad niya rin akong pinatawad sa kapilyuhan ko, Sir Wilmore. Tatang Noel, hear na me. Talaga naman pinaninindigan mo ang pagiging maaga mo ha. 30 minutos ka pang maaga. Siyempre ho, excited ako magtrabaho eh. O sige, pero maya-maya pa darating yung special na kliyente natin. Special? Big time ka na talaga, tatang. Halika, saluhan mo muna ako magkape. Uy, thank you.
Sasabihin ko na rin sa'yo ang huling kondisyon ko, Angelo. Grabe, naalala niyo pa pala yun? Eh, syempre. Laki-laki ng binali mo eh. Alam mo, Iyo, sobrang mahalaga sa akin ang punerariyang to. Pero luma na rin to. Marami na rin na mas makabagong punerariyang nagbubukas. Isa sa dahilan kung bakit ko mahal ang trabaho ng to, hindi lamang dahil kailangan ng serbisyo natin, kundi dahil na rin sa pakiramdam ng paglilingkod at pagtulong sa mga pamilya sa oras ng kanilang pangungulila. Ito na ang huling araw na bukas ang punerariyang to. Ho? Bakit naman? Mawawalan na po ako ng trabaho? Hindi ka mawawalan ng trabaho. Ikaw pa, ang dami mong kakayahan. Pwedeng-pwede kang bumalik sa trabaho na pinakagusto mo. At dahil naging maayos ang trabaho mo rito, bibigyan pa kita ng incentives. Tsak, tutulungan ka nito sa mga susunod mong gagawin. Nakakalungkot naman. Pero bakit po biglaan? Kagaya nga ng sinasabi ko sa iyo dati, hindi nating kontrolado ang buhay. May mga kwentong magsasara at hindi na natin ito mapipigilan. O siya, sige na iyo. May lakad ako ngayon. Ang huling kondisyon ko, ikaw na ang bahala sa uli nating customer. Ingatan mo to. At siguraduhin mong maayos ang postura niya sa kabaong. Dahil kung hindi, ikaw ang mananagot sa akin. Saan po kayo pupunta, Tatang Noel? Sa mahaba pero masayang biyahe. Ilang sandali pa ay dumating na ang espesyal at huling kliyente ng funeral shop ni Tatang Noel. Ito'y walang iba kundi ang labi niya mismo. Kasama sa pagdala ng labi niya sa shop, ang isang anak niya na siyang nagbalita rin sa akin nang bigla ang pagpanaw ng matanda. Namatay daw ito habang natutulog. Nagpapasalamat ako na nagawa pa rin akong bisitahin ni Tatang Noel at ang funeral shop bago siya maglakbay kung saan man siya naroon ngayon. Kaya ginawa ko ang lahat na magmukha siyang presentable at magandang lalaki sa kanyang huling pagkakahimlay. Sa huling sulat niya, pinag-utos niya na agad na ring ipasara ang funeral shop at siya ang huling maging customer nito. Hinabili niya rin na mabigyan ako ng 100,000 pesos incentives para makapagsimula ulit. Matapos magsara ang funeral shop, nag-ipumpa kami ni Dina para sa binuksan naming photo studio. Kinuha pa rin ako ni Gaston bilang photographer sa kabila ng nangyari at nagpapasalamat din sila sa ginawa kong pagsumbong sa pambababae ng tatay nila. Nagkaayos rin sila at inayos ang issue ng kanilang pamilya. Sa sipag at tiyaga, lumago ang photo studio at naging successful real estate agent si Dina. Kaya naging magaan ang pamumuhay namin. Ilang taon din ang nakalipas, biniyayaan na kami ng puong may kapal ng tatlong anak. Dahil sa busy schedules at pagiging tatay, bihiran na rin akong makaranas ng mga pagpapakita at pagpaparamdam ng mga espiritu. Sir Wilmore, malaking bahagi ng buhay ko ang makilala si Tatang Noel. Marami akong natutunan sa kanya sa maikling panahon ng aming pinagsamahan. Kaya ang kwentong ito ay iniaalay ko sa kanya, naway maraming maka-appreciate at pahalagahan ang trabaho ni Tatang Noel. Trabahong marahil, nakakatakot sa iilan, pero ito ay marangal at dakilang trabaho para magbigay ng pagpapahalaga sa mga taong lumisan at mga nangungulila.
At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Good evening, Sir June. At sa lahat ng mga tropa nating nakikinig ngayon sa YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Please call me by the name Eyes. Isa po akong butch lesbian. Sabi ng mga tropa ko ngayon, isa raw akong trans man. Pero hindi, Sir June. Sobrang pogi at macho ko lang talaga siguro. At madalas, mas matigas pa ako sa tunay na lalaki. Kaya naman trans man ang trip nilang itawag sa akin. Pero deep inside, isa akong lesbian. Solid lesbian since birth. It wasn't my choice. Kusa ko na lang naramdaman tulad ng sobrang pagmamahal ko sa mga matchbox at truck-truckan na naging totohanang auto at kotse nung nagbinata ako. Patapos na ang taong 2009. Pasampa na ang 2010. When this story of mine happened, Sir June. Nangyari na lang na parang bombang sumabog o tsunami na lumunod sa pamilya ko nang dahil sa isang maling move ko noon. I was 27 years old nang noon at marami akong angsts at reklamo sa buhay na hindi ko magawa ng solusyon at mga pangarap sa karir ko na hindi ko makuha. Matigas ang ulo ko noon. I was very impulsive. Trigger happy na moody, sabi nga ng tropa kong Tibuli. I quit my job sa call center kahit na malaki ang kita. Dahil ayoko na lang naka-confine sa isang cubicle maghapon, answering calls and pretending to be a girl. Buisit na buisit ako noon. Kaya, nag-resign ako. Sandukan mo ng kanin at ulam ang papa mo, Eliza. Kaya na ni papa yan? Di naman siya baldado, ma. Eh, bakit ba ganyang kakaangas pagdating sa papa mo, Eliza? Ice. Ice ng pangalan ko, ma. Itong taon ko nang pinapaliwanag sa inyo. Ice ang itatawag niyo sa akin. Eliza, sandukan mo ng kanin at ulam ang papa mo. Kanina pa siya naghihintay. Hanggang hindi niyo ako tinatawag na Ice, hindi ko bibigyan ng kanin at ulam niyang si Papa. Eliza, itigil mo nga yung bunganga mo. Ayoko na kumain. Kayo na lang. Oh, saka pupunta, Papa. Start pa lang ng dinner, lalayasan mo na kami. Nagpa-fungsuy ako pagkatapos nating bahain ng bagyong undoy. Pungsuy, pungsuy. Papa? Pungsoy daw, Eliza. Isa ka pang gago ka, ay sabi. Sisikmuraan kita dyan. Ano pungsoy, Papa? Ano yon? Ray, kumain ka na lang. Lahat ng inunguya mo, nasa liig mo na. Kumain ka na maayos. 13 years old ka na eh. Kalalaki mong tao.
pabigat ka. Bakit ba? Pakimot, tomboy. Ikaw na pabigat ka? Ano tawag mo sa akin? Tama na! Tama nga ang feng shui expert. Hindi pa tapos ang bagyo sa pamilyang to. Akala ko magiging maayos ang lahat pagkatapos ng bagyong Ondoy. Hindi pa raw. Bakit ka ba nagpapapaniwala dyan sa feng shui na yan? Hindi naman tayo Chinese. Ayun! Nakakuha mo rin, ma. Bakit nga naman tayo maniniwala dun eh? Hindi naman tayo... Ligtas. Nang dahil sa'yo, Elisa. Ako? Ano ko nalaman ko dyan? Hindi ka raw dapat nag-resign sa trabaho mo, sabi ng feng shui expert. Ikaw raw ang magpapasok ng malaking malas sa bahay na to. Hoy, Papa. Nananahimik ako, ha. Wala akong kinalaman dyan sa feng shui-pungsui mo. Nakakawalang gana na tuloy. Hoy, Elisa! Saan ka punta? Matutulog na. Maaga ko pa kukunin bukas yung binili kong Toyota Corolla. Woohoo! Ayan na ang sinasabi ng feng shui. Parating na ang malas. At bukas na pala yun. Hoy, Elisa! Sino nagsabi sa iyong bumili ka ng auto, Aber? Pero ko'y pambabayad ko dun bukas, katas ng call center. Deserve ko naman maging masaya. At hindi ko na kailangan ipagpaalam sa inyo yun. Basta ang importante, may driver's license na ako at may kotse na ako! Nakita ko lang sa ad sa tabloid yung Toyota Corolla 2008 model na yon. Bagong-bago kung tutuusin, kasi 2009 lang noon. At inamin naman doon sa ads na nalabaha yung kotse nung bagyong Ondoy. Alam niyo naman siguro kung papaano pinalubog ng baha ang buong Marikina noon. Isa ito sa mga kotseng nalubog at inanod sa lugar na yon at nirepair ng may-ari. Nakuha ko lang sa halagang 60,000 pesos yung sasakyan. Dahil may lisensya na ako at lagi kong ginagamit ang auto ng tropa kong bakla, naatat na akong magkaroon ng sarili kong sasakyan. Isang lalaking nagpakilalang gat-alaman ang may-ari ng kotse. Dead man ako sa mga papeles noon. Kulang din naman siya sa totoong papeles dahil binahala nga. So, para akong bumili ng laruan. Tinest drive ko muna yung kotse, syempre. Bago ko binayaran, sumakay akong mag-isa. Maganda ang ipinalit na mga materyales. Parang brand new pa nga yata yung makina at mga kable sa loob ng kaha. Mabilis ang takbo, magaan, hindi matagtag. Ayos na to. Matutuwa si Sey kapag nag-date kami sa overlooking sa Antipolo. Pero biglang huminto yung kotse nang mapadaan ako sa simbahan ng Marikina. Parang biglang bumigat yung gas. Ayaw lang umandar. Huh? Nangyari sa'yo, Jack? Jack ang ipinangalan ko sa aking kotse. Kayo, anong pangalan ng kotse ninyo? Gagi ka, Jack. Sira ka ba agad? Bigla akong napapikit nang may maliit na ipo-ipo mula sa patio ng simbahan na mabilis na pumasok sa loob ng kotse.
In fairness, noon lang ako naka-experience ng ganun. Ang lakas ng hangin sa loob ng auto hanggang sa may kumalampag sa trunk. Napalingon ako at nawala ang hangin. May nakita akong parang telang see-through, kulay puti, na nakalawit sa trunk ng Toyota ko. Parang tela ng wedding gown. Putik, sino kayo nagtitrip sa akin? Ano yung nilagay niyo sa likod ng kotse ko? Binuksan ko ang trunk ng kotse. At ilang segundo akong natigilan. Sobrang baho ng trunk. Pero wala namang laman. Amoy bulok na regla na isinausaw sa imburnal. Ganon, Sir June, ang amoy. Dinedma ko yun. Bumalik ako sa cellar at binayaran ko ng cash. Tuwang-tuwa akong nagmaneho pa uwi. Ang yabang ko pa. Nang busina ako ng busina sa nakasaran naming garahe. Ano ba yan, tomboy? Ang ingay naman yan. Soli mo na yan. Nangiram ka na naman ng kotse sa tropa mong bakla. Hoy, Ray! Si Jack yan! Una at bago kong kotse. Jack, meet my poging brother, si Ray. Ray, meet Jack. Mama! Nanginginig ang mama ko nang lumabas siya sa garahe. Eliza, bilis! Tulungan mo papa mo! Nahulog siya sa loob ng tangke ng tubig natin sa likod bahay! Ano? Hindi siya makalangoy papalabas! Nanululod ng papa mo! Halika na! Kunin mo papa mo at... Itinakbo ko sa ospital si Papa Doy na walang malay. Putlang-putla na. Sa loob-loob ko, si Say na nililigawan ko sa call center ang una kong isasakay sa kotse ko. Hindi ang isang nag-aagaw buhay na matandang tulad ng tatay ko. Na-ICU si Tatay Doy. Ang tagal din. Halos 3 weeks. Parang may ugat daw sa utak na naapektuhan. Pero dahil sa kakadasal namin kay St. Jude at Mama Mary, milagrong gumaling ang Papa Doy ko. Pero nang pa-discharge na siya mula sa ospital, hindi. Hindi ako sasakay sa kotse na yan, Eliza. Papa Doy, sige na. Kesa mag-taxi ka pa. May sasakyan na tayo, oh. Hindi tayo kasya sa kotse na yan. Ano hindi kasya? E tatlo lang tayo. Si Ray, iniintay ka na sa bahay. Liga na. Kasyang-kasya tayo dito sa kotse ko pa. May nakasakay ng iba. Ayoko sumakay dyan. Sinong iba? Adik ka ba, pa? Inisip ko na lang na may side effect pa yung anesthesia sa papa ko. Hinayaan ko silang mag-taxi at nag-drive akong mag-isa. Sa pag-uwi ko, nagda-drive pa lang ako nang makatanggap ako ng text message mula kay Say. Kilig na kilig ako kasi matagal ko na talagang gustong ligawan si Say. At alam ko na may pag-asa ako. Kasi, dati siyang may kaon na butch din. Nang buksan ko ang inbox message ko, halos mabangga ako sa text ni Say.
Kala ko ba invite mo ako sa overlooking? Eh, sino si girl na kasama mo? Bigla akong napatigil sa gilid ng kalsada. Binasa kong maigi ang text at time. Tama naman ang oras. Pero ako lang namang mag-isa ang nakasakay sa kotse ko. Agad akong tumawag kay Say para hindi mapulnada ang plano ko. Say! Hello, Say! Ayos to! Baling ako ospital, pauwi na now. Kaso ayaw sumakay ni Papa sa kotse ko eh. Ha? Anong girl? Wala akong kasama ngayon. Mamatay na! Ako lang laman ng kotse ko. Hello? Say? Say! Hello! Wisit. Sino bang babae pinagsiselosan niya? Sa buwisit ko, halos 120 kilometers per hour ang bilis ng takbo ko dahil sa galit. Imbis na sa bahay ako dumiretsyo, umakyat ako ng antipolo at uminom ako ng tequila, whiskey at beer sa paborito naming hangout place ni Say dati. Ngayon, mag-isa ko rito sa sama ng loob ko. Sige, Say. Huwag ka sumagot sa text ko. Ay, minahal kita. Gago ka. Ay mo rin sagutin calls ko, ha? Mahayop ka. Sige, playtime ba? Okay, fine. Nagising ako nang biglang may magandang babae na nakaputing bestida ang kumuha ng susi ng kotse ko at mabilis na binuksan ang driver's seat nito. Lasing na lasing ako noon, pero ang tingin ko sa babae, naka-wedding gown, may belo pa. Uy, ano ka ba bawal yan? Patay niyo yung busina niyo! Ang ingay naman, oh! Ang ingay naman, oh! Uy! Ang ingay! Nawala ang amats ko nang takbuhin ko ang kotse ko. Biglang namatay ang busina nito. Pero, nakastart na ang makina. Hmm? Sino nag-start nito? Oy, mga gago! Sino nagbukas ng kotse ko? Hoy, tomboy! Nasa iyo ang susi. Di ko mag-start ng auto mo. Ikaw ang gago. Kapalang mukha nito. Talaga si tomboy, oh. Ayun, oh, hawak mo susi, di ba? Sino pa mag-start niyan? Nauwi sa bakbakan ng lahat. Nakipagsuntukan ako sa mga mayayabang na lalaking nandoon. Ang ending, hinang-hina ako nang makauwi ako sa bahay. Nawala ang amats ko, pero patang-pata ang katawan ko. Lalo na ang dibdib ko. Tinanggal ko ang binder sa aking dibdib. At finally, nakahinga ako ng maluwag. Nagubad ako ng pantalon pati boxers. At humilata ako sa kama. Wala pang 5 minuto, may narinig na akong kakaibang ingay. Mga boses ng mga lasing na lalaki. May ikinakasa silang baril. Napraning ako. Baka nasundan ako sa bahay ng mga inaway kong lalaki sa antipolo. Madilim na sa kwarto ko kaya wala akong halos makita. Babangon na sana ako nang may mga kamay na humawak sa hita ko, sa mga binti at paa ko, sa mga braso at balikat ko.
nilamas ng mga malalaking kamay ang dibdib ko. Putangin na! Ano to? Bitiwan niyo ako! Sigaw ako ng sigaw dahil may mga 7 to 12 lalaking gumagahasa sa akin. Naiyak na ako, Sir Jun. Masyado silang malakas. Para akong naawa sa sarili ko. Kahit na feeling ko, bangungot lang ang lahat. Dahil hindi ko naman sila nakikita. Kung saan-saang parte ng katawan nila ako hinawakan. Binaboy ako. Hinalikan sa leeg, sa pisngi, sa bibig. Nasuka ako. Isinuka ko lahat ng nainom ko. Mama! Mama, tulong! Ray! Ray! May mga tao dito sa kwarto ko! Inirape ko! Sa gitna ng dilim, ay nakita ko ang kapatid ko na nakatayo sa pintuan ng kwarto ko. Biglang nawala yung mga lalaki sa kama ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung mga lalaki nga sila. Pero, oo, lalaki sila. Alam kong ginawa nila sa akin. Pero ang nakakatakot doon, Sir Jun, hindi ko sila nakita sa dilim. Para akong ginahasa ng mga anino. Elisa? Nagtapang-tapangan ako sa harapan ng kapatid kong lalaki. Kunwari, walang nangyari. Nagsuot ako ng damit at marahan akong niyaya ni Rai papalabas ng kwarto, papunta sa garahe. Rai, alas 2 na pala ng umaga. San mo ba ako dadalhin? Thirteen minutes na tumayo si Rai sa pintuan habang nakatingin sa nakagilid na Toyota Corolla. Maya-maya pa, lumapit siya sa akin. Kawawa siya, Eliza. Kinabahan na ako sa tono ng kapatid ko. Autistic siya. Pero hindi siya ganito katatas magsalita. Butas na siya. Puro sa dugo. Pumupulwak ang bibig at pepe niya. Kawawa siya, Elisa. Ray, di ka na. Patulog na. Ray! Ray, huy! Bakit? May babaeng patay sa kotse. Umiyak siya. May patay sa kotse. Ray, wala. Binabangungot ka lang si... May patay na babae sa kotse. Ayan o, pinapasok nila sa trunk. Patay na. Takot na takot na nagtatakbo papalabas ng subdivision si Rai, Sir Jun. Hindi ko siya nahabol. Nawala na lang siya sa aking paningin. Tulala na ako ng mapagulapay sa pintuan ng 7-Eleven. Doon ako inabutan ng mama ko at iniuwi sa bahay. 3 linggong hinanap ng mga pulis ang kapatid kong autistic.
pero hindi siya natagpuan. Hindi ako kinausap ng mga parents ko ng halos 3 linggo. Dinapuan na ako ng napakainit na lagnat dahil sa stress at trauma. Isang hapon, nahanap nila si Rai, pero hindi na ito makausap ng matino. Kapag kinakausap ito, isa lang ang ginagawa. Itinuturo niya ang kotse ko. Rai, anong nakikita mo sa kotse? Yung totoo. Ayoko na sinungaling, kundi bubong. Diyan siya sumakay nung kinasal siya. Nabaliw kaming lahat ng magsalita ng diretso. Malalim at may diin si Rai. Parang naposes siya ng kung sinong radio announcer. Diyan sila sumakay ng asawa niya nang magtangka silang tumakas para magbagong buhay. Diyan pinatay sa hudang asawa ng babae nang lumaban to sa 12 lalaki sa pagudpud. At diyan ginahasa ng 12 lalaki ang kawawang babae. Diyan sa pinagsasaan, pinaboy at pinatay. Bago nila pinasok sa trunk. Rai! Anak! Ano yung sinasabi mo? Ang anak ko! Ay! Elisa! Buhati mo si Rai! Nagkasakit na rin ang malala si Rai magmula lang magsalita siya ng ganoon. Gusto ko sanang i-share sa parents ko yung nangyari sa akin sa kama nung gabing lasing ako. Pero natakot ako. Nabalot ako ng hiya. Pero akala ko, ako lang ang nakakaalam. Elisa, anak. Halika, magkapit tayo. Bait ng papa ko ngayon ha. Anong chika natin dyan, Ray, papa? Alisin mo na sa loob ng bahay natin ang sinumpang kotse na binili mo, anak. Sinumpa? Papa, baka naman coincidence lang ang lahat. Hindi, anak. Gabi-gabi, hindi ko lang nakikita yung babaeng pinatay na sinasabi ng kapatid mo. Tinatabihan niya ako sa kama. Sinusumbong niya sa akin ang pangahalay na ginawa sa kanya. Pa, kung tatakutin niyo ako, walang epek yan. Tulog na ako. Magro-road trip kami ni Cebu kasi. Wait lang pa. Sagutin ko lang to. Hello? Hello? Sino po to? Oh, Tita Faith. Magandang gabi, tita. Napatawag ka. Nakikiusap ako sa'yo, Elisa. Itapon mo na ang kotseng yan. Matagal bago ako nakapagsalita sa cellphone habang kausap ang mami ni Say na malapit na rin sa puso ko. Si Say, nasa kasahan ng jeep? Para akong baliw na itinakbo si Say sa ospital. Naabutan ko siyang buhay. Nasa operating room. Pinutol ang dalawang paa. Ganon kasaklap ang inabot ng napakaganda kong girlfriend. Oo, hindi ko siya iniwan kahit wala na siyang mga paa. And we are getting stronger every day, Sir June. Noong nakita kong sinapit ni Say sa ospital, doon palang nag-sink in sa akin ang malas na sinasabi ng papa ko. Nagdesisyon akong bigla. Ibinalik ko ang kotse sa Marikina kung saan ko ito nabili. Hindi ko lang nahanap pa yung seller na si Gat Alaman na kausap ko noon.
dahil niraket lang pala nito ang pagbibenta noong horror car. Horror car? Bakit horror car, pre? Yan ang tawag ng mga taga dito sa kotse na yan. Kasi nga hindi mabenta-benta. Ewan ko nga ba sa'yo bakit mo binili? Walang maayos na papeles, binili mo. Gulat nga kami. Nasaan na yung kausap ko dati, yung tumanggap ng pera? Alaw na yun, pare. Kilala ko yung lalaking may-ari talaga niyan. Hindi sigat alaman ang may-ari ng Toyota na yan. Si Joaquin ang original owner niyan. Nabili niya bago nag-undoy. Maganda performance ng kotse na yan, kaso umpisa pa lang. Sinasabi na ni Joaquin sa akin na parang malas daw yung sasakyan. Bakit daw malas? Ewan ko lang. Sa akin kasi walang malas-malas. Basta naniniwala ka sa Diyos, maswerte ka. Minalas ba si Joaquin sa kotse na yan? Oo. Kasi yung pera yata na pinambayad niya ng cash, galing sa nakaw. At dun sila nag-aaway palagi ng shota niyang si Jacqueline. Jacqueline? Yun ang pangalan ng babaeng... Shota ni Joaquin. Masaya yung Jacqueline sa kotse na yan. Lalo na nung kinasal sila. Nako, napakaganda ni Jacqueline. May awig kay Rosana Roses. Mahiling nga yung magbiro kay Joaquin kapag nakabistid ang wedding gown ba yun? Bubusin na si Jacqueline tapos magtatago sa trunk. At pag nahuli siya ni Joaquin, nagpapanggap siyang mumu. Multo? Kaso dahil nga sa nakakawang trabaho ni Joaquin, hinanting siya ng mga katropa niya. Umakit sila mag-asawa sa Baguio nun para dun tumira. Tatakas na sila eh. Dumaan sila sa pagudpud muna. Kaso nahuli yata sila nung boss nila dun. Naharang yung kotse sa gilid ng madilim na highway. At unang binanatan si Joaquin. Pinahirapan muna bago tinapon sa dagat. Ayun, di na nahanap yung bangkay. Samantalang si Jacqueline... Anong ginawa nila kay Jacqueline? Ayun, pinagsamantala nila si Jacqueline hanggang sa mamatay. Pero ang nakakapagtaka, nadala pa sa Marikina yan bago mag-undoy. Kasama yung bangkay ni Jacqueline sa lugar kung saan nakatira si Joaquin. Tingnan mo nga namang kamalasan ang kotse na yan, di ba? Nabaha pa ng undoy. Tinangay daw yan hanggang dun sa kabilang subdivision eh. Nangilabot ako sa narinig ko. Bigla kong naitapon sa hood ng kotse ang susi nito. Sandali, bakit alam na alam mong detalye ng buong kwento? Hindi ka ba kasabot ng mga yumari sa mag-asawa? Hoy, born again kaya ako. Oh, ingat ka na lang ha, Elisa. Nag-fake out na ako nang sabihin niya ang female name ko na Elisa. Hindi naman kasi ako nagpakilala. Pero, bakit kilala niya ako? Tumakbo ako at nag-taxi at nagpahatid sa bahay namin. Agad kong niyaya ang pamilya ko na mag-empake at iwan na ang apartment namin. Umuwi kami sa Cebu at doon, nagbagong buhay sa bahay ng Lola Sisam ko. Isinama ko doon si Say. At doon siya tinulungan ni na mama at papa na magpagaling. Doon naging mapayapa ang lahat. At doon ko natutuhan na hindi lahat ng gusto ko may magandang naidudulot sa pagkatao ko. Sabi nga sa Bible, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kawikaan 3:5-7. Because God knows better. Hanggang dito na lang po sa June.
God bless on your YouTube channel. Thanks, mga pre.